Isang malakas na ingay mula sa pinto ang nagpabangon kay Donovan. Si Donovan ay mayroon pa rin kaunting pagkalasing mula sa party kagabi. Kaarawan kasi ng isa niyang kaibigan at nakaayaan ang mga magkakaibigan na lumabas at mag-inuman. Dahil doon, tinanghali siya ng uwi. Kuya! Kuya, gising na! Pagising ni Danica sa kapatid. Napapikit ng mariin si Donovan nang marinig niya ang matalis na sigaw ng kanyang nakababatang kapatid na babae na si Danica. Sinubukan ni Donovan na matulog muli at takpan ang tenga gamit ng unan. Pero napadilat na lang siya sa kanyang mga mata nang biglang yumanig na ang kanyang buong pagkatao. Nanlaki ang mga mata ni Donovan na makita niya ang kanyang kapatid na si Danica na tumatalon sa ibabaw ng kanyang kama na parang 5 taong gulang. Para sa 19 na taong gulang, parang bata ang kilos ni Danica. Marahil dahil siya ang pinakabunso at pinaka-pampered ng kanilang mga magulang. Ngunit sa kabilang banda, si Danica ay ganyan lamang kumilos kapag kasama niya si Donovan. Dahil alam ni Danica kung gaano kalalim ang pagmamahal sa kanya ng kanyang kuya Donovan. Please, Dad! Stop it already! Pagpipigil ni Donovan sa kanyang kapatid. Umiikot pa ang paningin niya at dinagdagan pa iyon ng kanyang kapatid. She's not helping him. Ngumingising nag-frog sit si Danica sa kama ng kanyang kuya Donovan. Pinag-cross ni Danica ang braso sa harap ng kanyang dibdib at dumikit ang mga mata sa kanyang kuya Donovan. Magulo ang buhok ni Donovan at topless ito pero kahit na ganun ang itsura ni Donovan, nangingibabaw pa rin sa mukha ng lalaki ang kagapuhan ito. From his red thick lips, pointed nose, and defined jaws. Umupo si Donovan sa kanyang kama at nag-flex sa kanyang braso. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras, miss? May panunuyang tanong ni Donovan sa kanyang kapatid. Pabirong pinatid ni Danica ang matigas na katawan ng kanyang kapatid. Ang ganitong oras, kuya? It's already 10 in the morning! Sina mommy at daddy ay naghihintay na sayo sa dining area. Ani naman ni Danica sa kanyang kapatid. Halos magdikit ang kilay ni Donovan sa narinig. Sanay na kasi si Donovan na lagi siyang naiiwan sa bahay nila. O di kaya ay siya na lang ang kakain na mag-isa sa kanilang malaking dining table. Simula pa kasi noon ay nasanay na si Donovan na parang di niya nararamdaman ang importansya niya sa kanilang bahay. Kahit na anong gawin niya at mga achievements niya sa buhay, hindi naman nakikita iyon ng kanyang mga magulang. Dahil hindi kasi gusto ng mga magulang niya ang kanyang kinuhang kurso, which is fine arts. Tapos ang gusto ng kanyang mga magulang ay ang mag-business siya. May himala yata. Sarkastikong wika ni Donovan sa kanyang kapatid. Kuya! Alma ni Danica sa kanyang kapatid. Hindi naman lihim o sekreto ng kanyang mga magulang kung papaano nito tratuhin ang kanyang kapatid. At nakikisimpatsa siya para sa kanyang kuya. Naaawa siya rito. Kaso wala naman siyang magagawa para dito. I understand. Bababa na rin ako. Maliligo lang ako. Ginulo ni Donovan ang buhok ng kanyang kapatid na makita niya ang pagkalugmok ng balikat sa kapatid. Alam ni Donovan na espesyal sa kanyang mga magulang si Danica dahil lahat ng gusto ng kanilang mga magulang ay sinusunod ng kapatid. Parang robot ang kanyang kapatid na ang mga magulang nila ang nagkukontrol dito. Hindi man sabihin sa kanya ni Danica iyon, pero alam niya. Siya naman ay sanay na sumusuway sa kanilang mga magulang. And he can't blame his sister. Kuya, isipin mo na lang kasi na ang gusto nila mommy at daddy ay para sa ikabubuti natin. Wika naman ni Danica. Ikabubuti natin o sa kanila? Dan, alam kong hindi ako mabuting kapatid sa'yo. Hindi ako mabuting impluensya sa'yo. Pero sana, masaya ka sa ginagawa mo ngayon. Sana sinusunod mo ang mga magulang natin hindi lang para sa kanila kundi para din sa sarili mo. Seryosong saad ni Donovan sa kanyang kapatid. Bago siya natutong sumuway sa kanilang mga magulang, ay dati rin siyang sunod-sunuran sa mga gusto nito. Iniwan ni Donovan ang kanyang kapatid at pumasok sa kanyang banyo upang maligo. Pagkalabas ni Donovan sa kanyang banyo ay wala na ang kanyang kapatid. Nagbihis siya at bumaba. Good morning, Mom Dad. Hindi natapos ni Donovan ang sasabihin nang sapawan siya ng kanyang ama na nanlilisik ang mga matang nakatutok sa kanya. Kaya walang nangyayari sa buhay mo kasi inuuna mo ang mga barkada mo.
buliyaw ng kanyang ama. Kumuyom ang mga kamao ni Donovan at kinagat ang labi upang pigilan ang sarili sa pagsumbat sa ama. Dad! Sinubukang pumagitna ni Danica kaso nagsalita na naman ang kanilang ama na si Greg. Yung pinagmamalaki mong pagdodrawing mo, may narating ka na? Nasaan ang hambog mo? Donovan clicked his tongue. Walang ganang sinalubong ang mga matatalim na tingin ng ama. Ito ba ang breakfast ko? I guess sa labas na lang ako kakain. Enjoy your... Naputol si Donovan nang lumagapak ang dalawang kamay ng kanyang ama sa mesa. Napatalon sa gulat ang kanyang ina at kapatid. Hindi pa tayo tapos, Donovan! May diing wika ni Greg. Kung ganito ninyo sasalubungin ang agahan ko, mas mabuti doon na lang ako. Muling naputol si Donovan nang sapawan ulit siya ng ama. Pag-uusapan natin ang nalalapit mong kasal. Sambit ng ama ni Donovan. Donovan was taken aback nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ama. Sinubukan ni Donovan na tumawa pero binigo siya ng kanyang boses nang manginig ang kanyang mga tawa. Sa isang sandali, parang bumagsak ng paunti-unti ang mundo ni Donovan. You're kidding me? Dad, hindi ka naman seryoso, di ba? Nagbibiro ka lang? Wika ni Donovan na nanginginig ang boses. Sorry, dear son, pero seryoso ako. You're getting married. Sagot ni Greg sa anak. Hindi yan pwede, Dad! Hindi yan pwede! Donovan roared. Hindi siya magpapakasal. Not in a convenience marriage. Magpapakasal siya sa taong mahal niya at sa panahong gusto niya. Sit down! Greg ordered his son, Donovan. No! Matigas na tanggi ni Donovan. You will take a seat o ipapakasal ka namin bukas na bukas! Banta ni Greg sa anak. Nahampas ni Donovan ang likod ng upuan na malapit sa kanya at labag sa loob na umupo. Kailangan niyang makausap ang ama ng maayos. Kailangan niyang pakiusapan ito. Hindi na nga maganda ang gising niya at hindi na nga maganda ang bungad sa kanya ng kanyang umaga ay idagdag pa ng kanyang ama ang balitang ikakasal siya. Damn it! Hindi ako magpapakasal! Inwardly cussed. Sa kabilang dako naman ay pinatawag ng kanyang mga magulang si Trisha sa kanilang private room upang makausap ito. Ang kanilang private room ay minsan lang nagagamit at para lang ito sa mga importanteng diskusyong nagagamit. Nanumbig ang mga palad ni Trisha at unti-unti na siyang kinakain ng kaba. Pinunas ni Trisha ang palad sa suot na shorts. Si Trisha ay ang nag-iisang anak at tagapagmana ng mga Lopez. Ang Lopez ang isa sa mga leading companies pagdating sa pag-i-import at export mga goods sa bansa. Sila ang may-ari ng daan-daang barko na naglalayag papasok at palabas ng bansa. Kaya't hindi nakakagulat na sila ang nangungunang pinakamayaman na pamilya sa Pilipinas at sa buong Asya. Ngunit sa kabila ng kanilang kayamanan, hindi masaya si Trisha dahil hindi niya magawang makuha ang taong kanyang iniibig. Ang taong kanyang minamahal mula pa noong mga taon ng high school. Oo, ganun siya katanga pagdating sa lalaking iyon. Ngunit ang lalaking kanyang iniibig, hindi man lang siya magawang tignan. Para lang siyang hangin sa mga mata nito. Well, sino ba naman ang magkakagusto sa isang babae na maraming pimples, malabo ang mata at may pagkatanga? Ganyan ilarawan si Trisha ng kanyang mga kaklase. At wala namang magagawa roon si Trisha, kasi iyon naman ang totoo. Trisha was a victim of bullying dahil sa kanyang appearance. At kahit na ganun, ay nakapagtapos naman siya. Though those hurtful words and bad experiences of her robbed her confidence and trust of herself. Kahit sa mga hindi magandang karanasan ni Trisha sa kanyang pag-aaral, kailanman ay hindi siya nagsumbong sa kanyang mga magulang o gumanti sa mga umapi sa kanya. At kahit sa mga masasakit na karanasan ni Trisha, kailanman ay hindi niya rin ipinagmayabang ang kanyang kayamanan. Si Trisha ay 23 taong gulang pa lamang, ngunit may milyones na sa kanyang bangko, kahit nasa bahay lang siya. At dahil iyon sa mga magulang niya. Nang makarating si Trisha ay humugot siya ng malalim na hininga. Kanyang itinaas ang kanyang kamay at kumatok sa pintuan. Mom, Dad? Ani ni Trisha.
Agad namang may sumagot sa kanya mula sa loob. Come, Trisha! Sagot ng ina ni Trisha. Humugot muna ng panibagong hininga si Trisha. Morning, Mom, Dad! Ang bati ni Trisha sa kanyang mga magulang. Naabutan niya ang mga ito na nagbubulungan sa isa't isa at agad namang naghiwalay nang makapasok siya. Take a seat, iha. Ang ama niyang si Lucio ay minuestra ang kamay na paupuin siya sa tapat ng kanyang ina. Inayos ni Trisha ang suot na eyeglasses bago umupo sa upuan na nakaharap sa kanyang ina na ngayon ay ngumingiti sa kanya. Trisha was feeling off because of her mother's smile, para kasing iba ang pinaparating ng ngiti ng kanyang ina sa kanya. To put it simply, it's not the usual smile her mother gave her. Iha, alam naming nasa tamang edad ka na. Alam namin na kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Pagsisimula ni Lucio. And? Papalayasin mo na ako, Dad? Pangunguna ni Trisha sa kanyang ama. Sabay na napailing sina Mr. at Mrs. Lopez sa tinura ng anak. No, ani ng kanyang ina na si Riza. Hindi, anak. Si Lucio naman. So, may pag-aalinlangang sabi ni Trisha sa kanyang mga magulang. Kilala mo naman ang mga Montgomery, di ba? Ani ng kanyang ama at nananatiling tahimik naman ang kanyang ina. Tumango naman si Trisha. Of course, kilalang kilala ni Trisha ang mga Montgomery dahil isang Montgomery lang naman ang kanyang kinababaliwan. You'll be marrying Donovan Montgomery, Trisha. Kailangan tayo ng mga Montgomery. At dahil malapit sila sa atin, tutulungan natin sila at syempre, may kapalit. Sabi ni Lucio. Kumurap-kurap ang mga mata ni Trisha nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Mistulang nabingi siya sa kanyang narinig at sunod na sumipa ang kakaibang tambol ng kanyang damdamin. Pakiramdam ni Trisha ay pinaglalaruan lang siya ng kanyang utak o ng kanyang pandinig. Donovan Montgomery! Sigaw ng utak ni Trisha. Anak? Napagitla si Trisha nang may humawak sa kanyang mga kamay. Tinignan ni Trisha ang kamay ng kanyang ina. Mom? Utal-utal na galgal ni Trisha. Nag-aalala lang naman kami ng daddy mo sa'yo, Trisha. You're already at age, gaya ng sinabi ng daddy mo. At hindi ka naman namin pinagbabawalang mag-boyfriend. Kaso lang, wala ka pang lalaki na pinapakilala sa amin. That is why, nung nagkasundo kami ng mga Montgomery na ipagkasundo kayo ng anak nila, we accepted their proposal. Mom, tanging usa lang ni Trisha dahil labis-labis pa siyang nagulat sa mga naririnig niya. Pero kung ayaw mo nito, Trisha, we will call everything off at... Naputol si Mrs. Lopez. No! Putol ni Trisha sa kanyang ina na gulat na gulat dahil sa kanyang biglaang pagsabad. I mean, no, ayos lang po sa akin. It's really fine with me, Mom, Dad. Trisha said while her lips are still trembling. Hindi niya tuloy alam kung ano na ngayon ang kanyang hitsura. Ngayon ay parang bumaligtad na naman ang sitwasyon. Nagpalitan ang tingin sina Mr. at Mrs. Lopez dahil sa sinabi ni Trisha. Sinubukan lang naman ng mga matatandang Lopez ang kanilang anak na ipagkasundo at hindi nila inaakala na tatanggapin ito ng kanilang anak. Talaga anak? Papayag ka? Paniniguro ni Lucio sa anak. Opo! Sagot naman ni Trisha. Ito na kasi ang pinapangarap niya. Simula noong una niyang makita si Donovan ay nagustuhan na niya ito. Parang simpleng paghanga lang. Kaso nang magtagal ay mas lalo nang lumalim ang pagtingin niya rito. Kung ganon, bukas na bukas, atin ang pag-uusapan ang tungkol sa kasal ninyo. We'll set up a meeting with the Montgomerys. May galak na untag ni Lucio. Tumayo si Riza at niyakap ng mahigpit ang anak. Thank you, anak. Wika ni Riza. Thank you too, Mom. Ani ni Trisha. Kumala sa pagkakayakap nila si Riza at humawak sa magkabilang balikat ni Trisha. Pero kapag hindi mo gusto ang anak ng mga Montgomery anak, don't hesitate to tell us, okay? Dahil ginawa namin ito para maging masaya ka. At kung hindi ka masaya, we will call off everything. Everything, anak.
Mariing inilingan ni Tricia ang kanyang ina. No, magiging masaya siya dahil ito na ang pinapangarap niya. Why can't she be happy, right? Yan ang laman ng kanyang isipan. Noong nakaraan, noong si Tricia ay nasa high school pa, may naganap na school art exhibit sa buong campus. Dito dinidisplay ang lahat ng mga artworks ng mga students sa kanilang paaralan sa anumang antas. Kaya naman naghalo-halo ang mga artworks from high school to college students. At doon nga sa exhibit na iyon, ay doon nakilala ni Tricia si Donovan. Isa ito sa sumali sa exhibit. Tricia was so fascinated by Donovan's art at first. Kaya nga hindi siya nagdadalawang isip na bilhin ang artwork na iyon. At sa buong buhay ni Tricia, doon lang siya nakaramdam ng isang matinding pagkagusto sa isang bagay. Kung kaya't binili niya ang gawa ni Donovan kahit sa mataas na presyo nito. Ang artwork din ni Donovan ang unang mahal na bagay na binili ni Tricia sa buong buhay niya. At nung makilala ni Tricia si Donovan, tila bumaba ito galing sa langit para kay Tricia. Aaminin ni Tricia na marami namang talagang gwapo sa kanilang school noon. Pero kay Donovan lang siya mas natamaan ng husto. Humanga si Tricia kay Donovan pero mas lumala iyon nang malaman niyang ito rin ang pintor ng kanyang biniling artwork. Dahil doon, napadasal na lang si Tricia na sana buwan-buwan ay may art exhibit sa kanilang school. Makita niya lang si Donovan. She can pay hundreds of thousands just to see Donovan. Naging isang tagahanga si Tricia ni Donovan simula noon. At nakakatuwa na kahit na nasa high school si Tricia, ay dumadayo siya sa college building para lang makita si Donovan. Kaso nga lang, hindi niya ito nakikita since napakalaki ng kanilang campus at marami ring estudyante. At noong nag-college na si Tricia, ay hindi siya lumipat ng paaralan kahit na gusto ng kanyang mga magulang na sa ibang bansa siya mag-college. Hanggang college niya ay hangang-hanga pa rin si Tricia kay Donovan at suportadong suportado siya kay Donovan sa mga contest na sinasalihan nito. Ngunit sa kabila noon, hindi napapansin ni Donovan si Tricia. Parang hangin lang si Tricia kay Donovan, nag-e-exist ngunit hindi niya nakikita. Gumuho rin ang pag-asa ni Tricia kay Donovan nang nagkaroon ito ng girlfriend. Maganda kasi ang tipo nito at matalino, which is walang-wala si Tricia sa mga iyon. Totoo? Napagitla si Tricia nang hampasin siya ng kanyang nag-iisang kaibigan na si Antoinette. Naging kaibigan ni Tricia si Antoinette noong college siya at sinamahan siya nito sa kanyang mga kalokohan noon kay Donovan. Oo nga! Namumulang untag ni Tricia sa kaibigan. She's still in cloud 9. So ano, kasal ang diretso ninyo? Usisa ni Antoinette sa kaibigan. Napayakap si Tricia sa kanyang unan. Nasa loob kasi sila ng kanyang kwarto. Kanina ay tinawagan niya ang kaibigan at sinabi nito na ipinagkasundo sila ni Donovan at hindi naman nagdalawang isip ang kanyang kaibigan na pumunta sa kanilang bahay. Ngumuso si Tricia at sumagot, "Hindi pa naman siguro. Bukas magkikita kami ni Donovan at ng pamilya niya. Baka doon mapag-usapan." Sa tuwing naiisip ni Tricia si Donovan o ang mukha nito ay pinapamulahan siya ng kanyang pisngi. Pabirong sinampal ng una ni Antoinette si Tricia. Halatang halata ka girl! Huwag kang magpa-easy to get sa Donovan na yon. Kahit na alam naman natin na patay ka ron. Saad ni Antoinette. Kumunot naman ang noo ni Tricia sa kanyang kaibigan. Ito na yung pinapangarap ko, Antoinette! Matama na wika ni Tricia. Tumango si Antoinette at sumagot sa kaibigan. Oo, alam natin pero kapag nagpa-easy to get ka sa lalaking yon, baka i-take advantage niya yung feelings mo. Or worst, di ba kung yaman nyo lang ang habol niya? Unti-unti ay nalugmok ang mga balikat ni Tricia dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. She just realized that thing. Sa sobrang saya niya, nang malaman na ipinagkasundo sila ni Donovan, ay natabunan noon ang mga maraming posibilidad. Ang katotohanan kung bakit sila ipinagkasundo. Hindi naman ako maganda para magpakipot Antoinette. Hindi ako kagaya mo na maganda. Malungkot na wika ni Tricia. Humingang malalim si Antoinette. Umusog ito papalapit sa kanyang kaibigan at kinuha ang mga kamay nito. Hindi naman porket hindi na maganda ay wala nang karapatang magpakipot, girl. As a woman,
we should know our worth. Women came with a high price tag. Lalo ka na! Lumabi si Trisha. Sinasabi mo lang yan kasi magkaibigan tayo. Umirap naman si Antoinette. Of course, it is women lifting and supporting women. We shouldn't pull each other down. We should support one another. Kinabukasan, ramdam ni Trisha ang pagkabahala, pagkabalisa, at anumang iba pang bagay na maaaring ilarawan ang isang taong nerbyoso. Ito na kasi ang araw na makikita niyang muli si Donovan ng malapitan after how many years. Lagi na lang kasing sa malayo lang nakatanaw si Trisha kay Donovan. Nang makasakay na si Trisha sa kanilang limo, ay hindi niya maiwasang hindi ikuskos ang kamay sa kanyang suot na mesh maxi dress. Hindi makasali si Trisha sa masayang usapan ng kanyang mga magulang dahil labis siyang nag-aalala sa kanyang sarili at sa kanyang pose. Hindi pa siya komportable dahil wala siyang glasses. Naka-contact lens siya ngayon at may light makeup na gawa ng kanyang kaibigan na si Antoinette. Yes, from Trisha's dress down to her makeup ay gawa ni Antoinette. Ani ng kaibigan niya, hindi niya hahayaang mapahiya si Trisha sa harap ni Donovan. Are you okay, Iha? Her mother asked her. Sunod-sunod na tango ang binigay ni Trisha sa ina. Yes po. Riza smiled at her daughter. She never doubted her daughter's beauty. Tinatago lang ito ng anak niya sa likod ng kanyang round eyeglasses at manang na pananamit. At ngayon na nabihisan na ang kanyang anak, ay hindi niya maipagkakaila na sobrang ganda ng kanyang anak. You're so pretty, anak. Ani ni Riza sa kanyang anak na sinangayuna naman ni Lucio. Nang makarating sila sa hotel kung saan sila magbimit ng pamilya ni Donovan, ay mas lumakas ang kabog sa puso ni Trisha. Nang makapasok nga sila sa isang VIP room, nandoon na ang mga Montgomery. Agad na dumapo ang mga mata ni Trisha kay Donovan, nabagot na nakaupo sa isang silya at nakasuit ito. Pero ang undershirt naman ay nakabukas ang botones. He looks so fine though. Pinakilala sa isa't isa sina Donovan at Trisha at batid ni Trisha na hindi interesado roon si Donovan. Nagdidiskusyon ang mga magulang nila Trisha tungkol sa kanilang kasal ni Donovan. Si Trisha naman ay panay sa pagsulyap kay Donovan. Ngunit si Donovan naman ay masama lang na nakatingin kay Trisha. Sa mga mabibigat na titig ni Donovan kay Trisha ay mas lalo lang kinakabahan si Trisha. Hindi na iyon nakayanan ni Trisha at tumayo siya. She excused herself and go to the comfort room. Napatingin si Trisha sa kanyang refleksyon sa salamin. She thought maganda na siya sa gabing iyon para mapansin ni Donovan. Kaso mukhang galit lang ang nasa mga mata nito. Bumuntong hininga si Trisha. Lalabas na sana siya ng comfort room nang biglang pumasok si Donovan. Nanlaki ang mga mata ni Trisha at napasandal sa sink. Donovan? Nanginginig ang boses ni Trisha. Do you really think na gusto ko ang mga nangyayari ngayon? Sa tingin mo, porket pumunta ko rito ngayon ay gusto ko na ito? Stop with your tour delusions, woman. Mapanganib na untag ni Donovan kay Trisha na parang daga na natrap ng pusa. Donovan? Ani ni Trisha. I don't like you. And... Tumigil saglit si Donovan at tinignan si Trisha mula ulo hanggang paa. You're not even pretty. Dagdag nito na kinalugmok ng konting confidence ni Trisha sa sarili. Naiiyak na si Trisha pero hindi siya iiyak sa harapan ni Donovan. Inangat ni Trisha ang kanyang ulo at sinalubong ang mga mata ni Donovan. It's okay na hindi mo ako gusto. Pero sino ba ang unang may gusto na ipagkasundo tayo? Sino ba ang nangangailangan sa amin? Di ba kayo? Matapang na sumbat ni Trisha kay Donovan. Donovan was taken aback. Humuyom ang mga kamao nito. Shut up, woman! Ginagamit mo ang pera mo para dito. Trisha pursed her lips together. Tandaan mo, Donovan. Hindi kami ang nangangailangan ng pera ninyo. Kayo ang may kailangan sa amin. Pagbalik ni Trisha sa kanilang table, ay nawalan na siya ng gana. Nasaktan siya sa sinabi ni Donovan sa kanya. Hanggang sa nakauwi na sila sa kanilang bahay,
ay dala-dala pa rin ni Trisha ang sakit na dinulot ni Donovan sa kanya. Trisha felt so low and lost nang lalaking hinangaan niya at kinababaliwan ng ilang taon ay ganun-ganun na lang siya kung pagsalitaan. Umiyak si Trisha at nagmumukmok sa kanyang kwarto. Alam niya namang malabo siyang magustuhan ni Donovan pero umasa kasi siya. Umasa siya kaya ganoon na lamang ang sakit na nadarama niya. Ilang araw din iyong pinagluksaan ni Trisha at sa pang-apat na araw ay dinanaw na siya ng kanyang kaibigan na si Antoinette sa kanilang bahay. Wala eh. Hindi niya ako gusto, Antoinette. He even said that I'm not pretty. Iyak ni Trisha sa mga balikat ng kaibigan. Walang paki si Trisha kung marinig man siya ng kanilang mga kasambahay. Nasa sala kasi sila ng kanilang bahay. Nanonood ng movie kaso napakwento siya ng walang oras sa kaibigan. He really said that? Eksairada ni Antoinette. Tumango si Trisha. Napapitlag si Trisha nang marahas na tumayo ang kaibigan tsaka nagmarcha sa kanyang harapan. Anong you're not pretty? Putek naman ang lalaking yun? Eh ang ganda mo noong gabing yun! May sira yatang mata nun! Kinuha ni Trisha ang kamay ng kaibigan at binalik sa kinauupuan nito. It's fine. Ngayon alam ko na ayaw niya talaga sa akin at naputol sa pagsasalita si Trisha nang marinig nila ang pagtunog ng doorbell mula sa labas. Agad namang lumabas ang kanilang katulong sa bahay upang tignan kung sino iyon. May bisita kang inaasahan? Usisa ni Antoinette. Kunot noong umiling si Trisha tsaka inayos ang salamin na suot. Ma'am! Biglang sumabad ang katulong na siyang lumabas kanina. Bakit po? Si Trisha. Napatayo si Trisha nang biglang sumulpot si Donovan. May dala itong bulaklak at isang paper bag. Tumabi ang katulong at tumalima rin. Donovan? Anong ginagawa mo ritong hinayupak ka? Bulyaw ni Antoinette kay Donovan at dinuro ito. Napalunok si Donovan at humigpit ang mga kamay sa pagkakapit doon sa mga dala. I'm here for Trisha. Umagalpak ng tawa si Antoinette. Kapwa naman nagulat doon sina Trisha at Donovan. Pagkatapos mong pagsalitaan ng masama ang kaibigan ko, pupunta ka rito na parang wala lang? Nanggagago ka ba? Muli nitong sigaw. Kinalabit ni Trisha ang kaibigan. Ano? Medyo naiinis na untag ni Antoinette kay Trisha. Kakausapin ko lang siya. Don't worry. Dinampot ni Antoinette ang bag sa sofa. Sige, uuwi muna ako. Kung may katarantaduhan na naman niyang gagawin ng lalaking to, ay tawagan mo ko. Sabi ni Antoinette at sinadya talaga nitong lakasan ang boses. Nagbeso pa sina Trisha at Antoinette. Nang dumaan si Antoinette malapit kay Donovan, ay sinadya nitong banggain ang balikat ng lalaki. Hilaw na napangiti si Trisha kay Donovan dahil sa inasta ng kaibigan. Umupo ka muna. Mahinang usal ni Trisha kay Donovan. Binasa ni Donovan ang mga labi bago lumapit kay Trisha. Bago umupo si Donovan, ay binigay niya ang bulaklak na dala at isang paper bag kay Trisha. Oh, sambit ni Trisha. For you. Ani ni Donovan. Why? Tinignan ni Trisha ang kumpol ng bulaklak na dala ni Donovan. Walang nagawa si Trisha kung hindi tanggapin ang bulaklak at paper bag na dala ni Donovan. Sinilip ni Trisha ang paper bag at nakita niyang mga chocolate pala ang iyon. Nagpipigil si Trisha sa ngiting nag-aamba sa kanyang mga labi. Parang lahat ng hinanakit at galit niya kay Donovan ay nawala sa isang iglap. Siguro ay ganun nga kung malaki ang gusto mo sa lalaki. Tinignan ni Trisha si Donovan at nakita niyang napapalunok ang lalaki ng malalim. At namumutla ang mga kamay nito, kakapisil nito. Aha? Gulong ani ni Trisha. I just want to say sorry. I wanna apologize to the awful things I said to you last time. It was so childish of me to act that way. Finally, Donovan said. Right at that moment, gusto na ni Trisha natanggapin ang sorry ni Donovan. But thinking of those hurtful words and being mean to her, naisip niyang sobrang easy to get niya naman. Idagdag pa na baka humihingi lang ng tawad si Donovan sa kanya
dahil habol nito ang kanilang yaman. Her parents already said it to her na kailangan sila ng mga Montgomery. I was deeply hurt dahil sa mga sinabi mo, Donovan. Saan naman ni Trisha? Sorry. Mabilis naman nagalgal ni Donovan. Trisha smiled inwardly at nakaisip siya ng isang ideya. Susubukan niya ang lalaki kung hanggang saan ang kaya nitong gawin. What if hindi ko matatanggap ang sorry mo? Sabi ni Trisha na may panghahamon sa kanyang boses. Nagkatitigan sila ng lalaki at halos mangisay sa kilig si Trisha roon sa kanyang kinauupuan. Iyon na yata kasi ang unang beses na nagkakatitigan sila ng matagal. I will earn your acceptance. I will gain your trust in me. Taas noong wika naman ni Donovan. And starting on that day, nagsimula nang kunin ni Donovan ang loob ni Trisha. Si Trisha naman ay hindi makapaniwala na ganun-ganun lang tinanggap ni Donovan ang kanyang hamon. Simula noon ay nasanay na si Donovan na pumunta sa bahay ni na Trisha. Dinadala siya ni Donovan sa mga mamahaling restaurant. Ginagala siya ni Donovan sa mga pasyalan. Isang hapon, habang nanunood silang dalawa ng sunset sa tabing dagat, kinuha ni Donovan ang kamay ni Trisha. Donovan slipped his fingers on Trisha's. Nagwala ang puso ni Trisha. Trisha, can I court you? Umawang ang labi ni Trisha. Lampas isang buwan na silang lumalabas ni Donovan at ngayon lang niya ito narinig na tinatanong siya ng ganon. Donovan, usal ni Trisha. Please. Pakiusap ni Donovan kay Trisha. Inagaw ni Trisha ang kamay mula kay Donovan at saka tumingin sa harap. Hindi mo alam ang sinasabi mo at tinatanong mo, Donovan. Pangit ako, introverted at tatanga-tanga. Saan ni Trisha na may pait sa mga tono? No, you're not Trisha. Inabot ni Donovan ang baba ni Trisha at iniharap ito sa kanya. Sunod na hinaplos ni Donovan ang pisngi ni Trisha. Nahiya naman bigla si Trisha dahil may mga pimples siya. I will court you, okay? Giit ni Donovan. Dahil ba ito kailangan ninyo kami? Ani ni Trisha. Umigting ang mga panga ni Donovan. Inilingan ito ni Trisha. Of course not. Gagawin ko ang lahat, Trisha. Gagawin ko ang lahat. Mapasagot lang kita. Dahil gusto kita. Nang sumunod na araw ay inayang lumabas ni Antoinette si Trisha. Si Trisha kasi ang tao na kayang mabuhay nang hindi lumalabas sa kanyang kwarto nito o sa kanilang bahay. Trisha is a simple woman with a simple dream. Because she grew up with a silver spoon in her mouth, walang ibang ninanais si Trisha kung hindi ang maging mabuting asawa at ina sa kanyang magiging pamilya. Hindi rin maluhong babae si Trisha. Kung hindi lang niyayayang lumabas ni Antoinette si Trisha, ay magkukulong lang ito sa kanilang bahay. Habang hinihintay nila Trisha at Antoinette ang kanilang order na ice cream, ay napakwento si Trisha kay Antoinette. Ito lang kasi ang taong napagsasabihan niya ng lahat tungkol sa kanyang buhay. Isinalaysay ni Trisha ang mga paglabas nila ni Donovan at ang pag-amin nito sa kanya na gusto siya nitong ligawan. What? Is that for real? Walang hiyang napasigaw si Antoinette, kaya naman pinagtitinginan sila ng mga taong nasa loob ng shop. Imbis na si Antoinette ang mahiya, si Trisha pa ang nakaramdam nun. Huwag kang sumigaw, nakakahiya! Suway ni Trisha sa kanyang kaibigan. Sinamaan lang ng tingin ni Antoinette si Trisha. Ako naman ang sumigaw, ba't ikaw ang mahihiya, girl? Numuso si Trisha at inayos ang salaming suot. Kahit na, no? Usal naman ni Trisha. Ayish! Anyway, so yung kwento mo, totoong maliligaw sa'yo si Donovan? Hindi mo ba yan ilusyon lang o gawa-gawa? May pagdududang untag ni Antoinette. Trisha sighed and said, Oo nga, alam mo naman na lumalabas kami nitong mga nakaraang linggo at nung isang araw nga, sinabi niya na gusto niya akong ligawan. Antoinette crossed her arms. Pinakatitigan niya ang kanyang namumulang kaibigan. Antoinette witnessed how much obsessed her best friend with Donovan. Batid niya ang saya ng kaibigan. And for that,
she should be happy as well, kaso lang, may hesitations siya. Hindi niya naman hahayaang masaktan ang kaibigan niya dahil sa pagkahumaling nito kay Donovan. Baka ginagawa lang ito ni Donovan, yung mga pagdadala niya sa iyo sa iba't ibang lugar, date ninyo, dahil gusto niya lang kunin ang loob mo para sa pera ninyo, girl. May pag-aalalang wika ni Antoinette. She was concerned with her friend. Madali lang kasi din ito magtiwala. Sinabi ko naman yan kay Donovan, pero sabi niya, liligawan niya ako. Because he likes me. At susubok ako, Antoinette, at gaya ng sabi mo, hindi ako magpapa-easy to get. May ngiting sa ad ni Tricia. Napapikit na lang si Antoinette. She understands her best friend in some ways dahil matagal na itong gusto ng kanyang kaibigan. Sabi mo yan ha, hindi ka magpapa-easy to get noon. Ngumisi si Tricia. Oo nga, I even gave him some dares. Natatawang wika ni Tricia at sinabi ang mga ipapagawa niya kay Donovan. Masayang nagkukwentuhan si Tricia at Antoinette nang biglang dumating si Donovan sa ice cream shop. Malalagkit ang tingin na binibigay ni Antoinette kay Donovan nang bumeso ito sa kanyang kaibigan at may binulong. Patangu-tangu lang naman ang kanyang kaibigan. Antoinette? Pagbaling ni Tricia kay Antoinette. Mauna na ako. Tinaasan ang kilay ni Antoinette si Donovan. Ayusin mo kaibigan ko ha. Pag ikaw niloloko at pinaglalaruan mo lang ito, akong makakaharap mo, lalaki ka. Maangas na wika ni Antoinette kay Donovan. Si Donovan naman ay tumungo kay Antoinette. I'm serious, okay? Aalis na kami, Antoinette. Tinanguan ni Antoinette si Tricia at pinanood na lumabas ang dalawa. Antoinette just sighed. Nang makapasok si Tricia sa sasakyan ni Donovan ay sa kanya pa ito natanong kung bakit siya nito sinundo ng maaga. Basta na lang kasi siya nitong binulungan kanina na may pupuntahan sila. So, saan tayo ngayon? Tricia asked while putting on her own seatbelt. Bago pa sinagot ni Donovan si Tricia ay may inabot muna itong malaking paper bag sa backseat. Binigay niya ito kay Tricia na siyang tinanggap naman ni Tricia at saka pa pinaandar ni Donovan ang kotse at muling tumingin ng saglit kay Tricia at tumugon. Sa bahay. Agad na nabaling ang atensyon ni Tricia kay Donovan. Bahay? Namin? Garalgal na Tricia. Natatawang umiling si Donovan. No, sa bahay namin. Huh? Bakit di sinabi ahead? Hindi ako nakapaghanda. Panghihimutok ni Tricia. Don't worry, kilala ka naman nila dad. Tricia crossed her arms at magsasalita na naman sana siya nang masagi ng kamay niya ang isang matigas na bagay na siyang laman noong paper bag na binigay ni Donovan sa kanya. Sinilip ni Tricia ang laman ng paper bag at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang isang self-portrait na drawing. Mabilis na kinuha ni Tricia ang picture frame at saka tinignan ng mabuti ang self-portrait niya. Nagawa mo na? Tapos mo kaagad? Bulalas ni Tricia habang ang mga mata ay nakadikit pa rin doon sa kanyang self-portrait. Tangong-tango na tugon ni Donovan. Awang ang labi ni Tricia at kitang-kita niya ang sarili sa self-portrait na gawa ni Donovan. Kaso lang sa drawing ay mas makinis ang mukha niya at walang suot na eyeglasses. Marami ng dare na binigay si Tricia kay Donovan para i-test talaga ang lalaki sa kanyang intensyon. Una, sinasama ito ni Tricia sa salon kapag nagpapamanicure at pedicure siya. Pangalawa, ay sinasama niya rin ito sa kanyang check-up sa kanyang derma. Pangatlo, ay pinakantan niya ito at pinasayaw at ito nga, ay sinabihan niya ito na gawan siya ng self-portrait. At ngayon, hawak-hawak na niya ang gawa ni Donovan. Tricia thinks that she looks extra pretty in that portrait. It's so beautiful. Hinaplos niya ang kanyang larawan. Because you are. Si Donovan. Ngiwing na patingin si Tricia kay Donovan habang nagmamaneho. Tingin pa lang ni Tricia ay alam na ni Donovan ang laman ng isip ng dalaga kaya naman inunahan na niya ito.
I know. Sinabi ko lang iyon para magalit ka sa akin. Pero ang totoo, you're really beautiful that night. Though, I prefer you like this. Simple. Kinagat ni Trisha ang labi upang pigilan ang sarili sa pagngiti. Pinagbuksan sa pintuan ng sasakyan ni Donovan si Trisha. Dadalhin na sana sa loob ng bahay nila Donovan ang self-portrait nito nang pigilan ni Donovan si Trisha. Huwag mong dalhin yan sa loob. Wala na makukuha niyan dito. Pigil ni Donovan kay Trisha. Trisha adjusted her glasses. Ngumuso siya bago binaba ang paper bag. Giniya kaagad ni Donovan si Trisha sa loob ng kanilang bahay. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, ay kaagad na sumalubong sa kanila si Danica, ang kapatid ni Donovan. Napatakip ng sariling bibig si Danica. Oh my God! Sambit nito. Oh Trish, kapatid ko si Danica. Danica, this is Trisha. Pagpapakilala ni Donovan sa kanyang kapatid at kay Trisha. Kakalahad lang ni Trisha sa kanyang kamay kay Danica pero agad iyong kinuha ni Danica. OMG! Nice to finally meet you po Ate Trisha! Impit na tili ni Danica. Nahihiyang umiti si Trisha kay Danica. Nice to meet you rin. Danica can't help herself from grinning to his kuya Donovan dahil ito ang unang pagkakataon na nagdala ng babae ang kanyang kuya sa kanilang bahay. Danica knows na ipinagkasundo ang kanyang kuya Donovan at si Trisha pero hindi niya inaakala na ganoon kaseryoso ang kanyang kapatid. Sa una kasi ay ayaw nito at halos isumpa ang kanyang mga magulang kaso ngayon mukhang nagbago na ang ihip ng panahon. Dumaldal na si Danica kay Trisha na ngayon ay nahihiya pa rin at gulat nang pumagitna na si Donovan. Paupuin muna natin ang Ate Trisha mo, Danica. Saad ni Donovan sa kanyang kapatid. Maligalig na tumango si Danica sa sinabi ng kanyang kuya Donovan. Nang makaupo si Trisha ay napalingalinga naman sa buong bahay si Donovan nang hindi nito napansin ang kanyang mga magulang. Kaya naman, nagtanong na si Donovan sa kapatid. Danica, where's mom and dad? Tanong ni Donovan. Ah, nasa taas siguro kuya. Tugon naman ni Danica sa kanyang kapatid. Yumuko si Donovan upang bumulong kay Trisha. Hahanapin ko lang si mom and dad. Ang bulong ni Donovan kay Trisha. Sige lang. Namumulang usal ni Trisha dahil ginawa iyon ni Donovan sa harapan ng kapatid nito. Donovan smiled bago iniwan si Trisha at ang kapatid. Nang makaalis si Donovan ay ngumingising bumaling si Danica kay Trisha. Kuya is so sweet sa'yo ate! Bunyag ni Danica. Pinagsiklop ni Trisha ang mga kamay dahil pinagpapawisan pa rin siya ng malamig. Air conditioning ang bahay ng mga Montgomery pero iba ang lamig na nararamdaman ni Trisha. Lamig ito dala ng kanyang kaba. Talaga? Di naman makapaniwalang untag ni Trisha kay Danica. Tumango si Danica. Yes po, kasi si kuya lagi lang yung nakasimangot o parang laging galit. Kaso nitong mga nakaraang linggo ay lagi na siyang busy pero laging nakangiti. Which is nakakapanibago. At kaya pala siya ganun ay dahil sa iyo. Nakangiting wika ni Danica. Napawasiwas ng kabay si Trisha kay Danica bilang di niya pagsang-ayon sa sinabi ng kapatid ni Donovan. Nako, mali ka Danica. Si Trisha. Napailing si Danica. Trust me Ate Trisha, I know my brother. Tsaka alam ko rin kaya na ginuhit ka ni kuya. Pahayag ni Danica na siyang kinatigil ni Trisha. Alam mo? Garalgal ni Trisha. Mm-hmm. Tango ni Danica. Nakita ko siyang ginaguhit ka. Alam mo bang hindi gumagawa ng self-portrait si kuya ate? Mostly abstract ang mga ginagawa ni kuya. Pero ikaw, ginuhit ka niya. Dugtong nito. Bumaon ang ngipin ni Trisha sa kanyang ibabang labi. Inutusan ko kasi siya, napilitan siguro. Tumawa si Danica. Ate, si kuya ang taong hindi nagpapamando sa ibang tao. Kung ginuhit ka niya, iyon ay dahil gusto ka niya. Pero alam mong gumuguhit si kuya? Napanguso si Trisha at biglang napakwento sa kapatid ni Donovan.
Tumango si Trisha at nagsimulang magsalaysay. Oo, matagal ko nang alam. High school lang ako simula noong nakilala ko ang kuya mo at nagsimulang humanga sa kanya. Eksayradang napatakip ng kanyang bibig si Danica. Really, ate? Uh-huh. Ang totoo niyan, una akong na-inlove sa artwork ng kuya mo bago sa kanya. Pero huwag mong sabihin sa kanya, ha? Napatili na lang si Danica sa binunyag ni Trisha sa kanya. The dinner with the Donovan's family went well hanggang sa hinatid na ni Donovan si Trisha sa kanilang bahay. Good night, Trish. Saad ni Donovan nang makarating sila sa harap ng bahay ni Trisha. Kumuyom ang kamay ni Trisha sa hawak na paper bag kung saan nakasilid ang kanyang self-portrait. Nang hindi gumalaw si Trisha sa kanyang kinauupuan, ay si Donovan na ang kumala sa seatbelt ni Trisha. Kaso, naistatwa na lang si Donovan nang biglang dumapo ang labi ni Trisha sa kanyang pisngi. What was that? Utal na saad ni Donovan. Their face was still inches away from each other. A kiss. Utal-utal na sambit ni Trisha. Trish. Ani ni Donovan na malalim ang boses. Sinasagot na kita. Mahinang untag ni Trisha, pero sapat na iyon para marinig ni Donovan. Donovan clicked his tongue. Can I kiss you more? Tanong ni Donovan. Si Trisha ay halos makalimutan kung paano huminga at nawala ang kanyang boses. Siya'y maaari lamang na umiling ang kanyang ulo pataas at pababa. Ngumiti si Donovan at hinawakan ang pisngi ni Trisha at unti-unting hinaplos ang mga labi ni Trisha. Nagkabuklod ang kanilang mga labi sa isang sandali ng kamahalan, kapares ng mahinahong ihip ng hangin na humahaplos sa marupok na balat ng isang bulaklak. Ang matamis at marupok na halik ay nagpahayag ng malalim na koneksyon na lumalapas sa simpleng mga salita. Itinatag ang isang di maipahayag na damdamin ng pag-ibig at pag-aalaga. Nang umalis si Donovan mula sa mga labi ni Trisha, niyakap niya ito at bumulalas ng ilang mga hindi malinaw na salita. Dumaan ang panahon at pagkatapos ng anim na buwan ng pagdidate at pagiging mag-asintahan, sa wakas ay magpapakasal na sina Trisha at Donovan at magiging iisa. You're so beautiful, ate! Naluluhang saad ni Danica kay Trisha habang suot ito ang wedding dress. Tinatago mo lang pala ang tunay mong ganda sa likod ng glasses mo. Niyakap ni Trisha si Danica bago tinignan ito sa suot na mesh gown. Sobrang ganda mo rin, Danica. Sabi ni Trisha at nagdawanan ang dalawa. Sinong mag-aakala ate na sa ganito kayo kaagad hahantong ni Kuya? I mean, noong una ipinagkasundo kayo, kaso hindi naging maganda ang pagkikita niyo. Pero ngayon, kayo na mismo ang nakapagdesisyon ng kasal. Napatango-tango si Trisha. Siya rin naman ay halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari ngayon sa kanyang buhay. Dahil sinong mag-aakala na ikakasal siya sa lalaking kanyang hinahangaan lang noon sa malayo. Ngayon, magiging asawa na niya ang lalaking matagal na niyang iniibig mula sa malayo. Sa kasal, makikita ang isang magandang simbahan na puno ng mga bulaklak at dekorasyon. Nakalagay ng maayos ang altar na may mga kandila at bulaklak. Iba't ibang klaseng bulaklak. Samantalang ang mga bisita naman ay nakaupo sa mga upuan. Ang mga hakbang ni Trisha papunta sa altar ay mabagal at may pag-iisip. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin kay Donovan na nagpapakita ng halo-halong emosyon. Ang kaniyang mga mata naman ay nagmistulang kumikinang sa mga nagbabadyang luha. Si Donovan ay nakatayo sa dambana kasama ang kaniyang mga pinakamalalapit na kaibigan. May pagmamalaki ngunit may kabuntot na kaba sa kaniyang mga labi. We're so happy for you, anak. Ani ng ina ni Trisha nang sunduin nito ang anak sa kalagitnaan. We love you, anak. Saad naman ng ama ni Trisha at niyakap ang anak. Pagkatapos ng kasal, ang bagong kasal na sina Trisha at Donovan ay lumabas mula sa simbahan, dala ang kaligayahan sa kanilang mga mata.
kasama nila ang kanilang mga bisita na puno ng tuwa at pagmamahal. Nagdiwang sila sa isang malaking reception venue kung saan nagkaroon ng masaya at makulay na pagsasalo-salo. Ang magkasintahan ay sumayaw sa kanilang unang sayaw bilang mag-asawa habang ang mga bisita ay sumunod, nagpapakita ng suporta at pagmamahal. Nagbigay rin sila ng mga heartfelt na pasasalamat sa lahat ng mga dumalo at matapos ang gabi, sila ay umalis patungo sa kanilang unang paglalakbay bilang mag-asawa na puno ng pag-asa at pagmamahal. Pagkatapos doon sa wedding venue, ay dumiretso ang bagong kasal sa isang private plane na siyang magdadala sa kanila sa Palawan upang doon mag-honeymoon. The next day, nang magising sina Donovan at Trisha bandang hapon, lumabas silang dalawa sa kanilang bungalow at naisipang manood ng sunset. Ang malambot na tunog ng mga alon na sumasalpok sa baybayin ay nagpupuno sa hangin. Isang kahanga-hangang bungalow sa harap ng beach ay nakatayo sa mga haligi na matatagpuan sa ibabaw ng malinaw na tubig. Ang araw ay nagsisimula ng bumaba, nagpapalabas na mainit at ginto na liwanag sa paligid. Hindi mapigilan ni Trisha na hindi bumulong kay Donovan. Ang ganda ng lugar na ito, Donovan. Parang paraiso. Hinila ni Donovan si Trisha palapit sa kanya at ipinulupot ang kamay sa bewang ng asawa. Bumulong din si Donovan kay Trisha tsaka humalik sa sentido ng asawa. At ikaw naman, Trish, ang pinakamagandang bahagi nito. They share a passionate kiss sa harap ng araw na unti-unting bumababa na siyang dahilan kung bakit nagministulang kulay kahel ang paligid. Muli silang naglakad sa puting buhangin. Iniwan ang mga yapak sa kanilang daan. Ang maalat na hangin ay nagpapahalubilo sa kanilang buhok habang naglalakad. Ang kanilang mga daliri magkasama pa rin. I can't believe we're finally here. Just the two of us. Nakangiting wika ni Trisha. Ngumiti naman si Donovan sa kanyang asawa at nagsalita. Me too, Trish. Sa kanilang paglalakad sa paligid, ay nakakita sila ng hammock at naisipang sumakay doon. Kinagabihan, the couple sits around a cozy beach bonfire, the flames casting a warm, flickering light on their faces. Nag-iihaw sila ng marshmallows na nakatusok sa stick at nagkwekwentuhan. Sa gitna ng kanilang tawanan at kwentuhan ay nabanggit Trisha ang kanyang unang encounter with Donovan. Are you kidding me? Di makapaniwalang sambit ni Donovan kay Trisha matapos nitong makwento ang una nilang pagkikita sa isang exhibit. Tumawa si Trisha at kumain ng marshmallows. Totoo nga, nasa kwarto ko pa nga yung painting mo eh. I treasure it so much. Trish. Donovan said breathlessly at halos hindi makapaniwala na si Trisha ang babaeng nakilala niya years ago. The girl in thick and round glasses. Hindi makakalimutan ni Donovan ang babaeng unang gumastos ng 100,000 sa kanyang painting. I love you, Trish. Sunod na wika ni Donovan at saka ni yakap si Trisha. Gumanti ng yakap si Trisha. I love you too, Donovan. Tugon ni Trisha. Matapos ang kanilang yakapan, ay nagkatitigan sina Trisha at Donovan. Parang may sariling utak ang kanilang mga mata at nag-uusap. At sunod na kinuha ni Donovan ang stick na hawak ni Trisha, tsaka iyon tinapon. Donovan claims Trisha's lips. Napakapit si Trisha sa suot na polo ni Donovan nang lumalim at naging mapusok na ang mga halik ni Donovan. Donovan's hands find the laces of Trisha's bra and untie them. Napasigaw naman doon si Trisha at tinakpan ang mga malulusog nitong dibdib. Pero kinuha naman agad ni Donovan ang kamay ng asawa at saka ito binuhat at dinala sa kanilang bungalow. That night, Donovan took Trisha over and over again until both of them got satisfied. Wala namang kaso kay Donovan kung hindi na virgin ang asawa, pero masaya siya na siya ang unang lalaki sa buhay ni Trisha. Donovan makes sure to bury his semen inside his wife. Halos perpekto na ang lahat para kina Donovan at Trisha.
si Donovan ay nagtatrabaho na under Lopez at si Trisha naman ay naging housewife ni Donovan, lalo na't lumipat na sila sa sarili nilang bahay. Trisha wants to work in their company all of a sudden nang malaman niyang doon na magtatrabaho ang kanyang asawa, ngunit hindi naman siya pinapayagan ni Donovan. At mas lalong hindi na pinayagan ni Donovan na magtrabaho sa Trisha nang medyo nagkasakit si Trisha. Nahihilo na kasi si Trisha at minsan ay nagsusuka pa. Sasamahan na kita, Trish. Pagpupumilit ni Donovan nang isang araw ay napagpasyahan na ni Trisha na magpatingin sa doktor. Hindi na nga kailangan, Donovan. Papasok ka pa sa trabaho. Akala ko ba magpapag-good shot ka roon sa kumpanya? Pagmamatigas naman ni Trisha. Your health is more important, wife. Giit pa ni Donovan. Niyakap na lang ni Trisha ang asawa. Nilalambing. Naku, pinapakilig mo naman ako, mister ko. Tumingkayad si Trisha at hinalikan ang labi ng asawa. Umigting naman ang panga ni Donovan. His wife was acting so cute. Trish, sasama na ako sa check-up mo. Pilit ni Donovan. Matigas na inilingan ni Trisha si Donovan. No, si Antoinette na sasama sa akin, Donovan. At pagkatapos ng check-up ko, ay dadaan ako sa kumpanya para sabay tayong uuwi. Huwag ka nang mag-absent, okay? Pagpapaintindi ni Trisha sa asawa. Donovan only sighed. Sumuko na rin siya sa katigasan ng ulo ng asawa. Okay, it's a deal. After your check-up, pupunta ka sa kumpanya ninyo. Kakain rin tayo sa labas. Ani ni Donovan. Humalik muli si Donovan sa mga labi ng asawa bago kinuha ang suitcase at umalis ng bahay. Si Trisha naman ay tinawagan na si Antoinette upang masundo siya nito sa kanilang bahay. Matapos tawagan ni Trisha ang kaibigan, ay agad siyang tumalima sa ikalawang palapag ng kanilang bahay at naligo at naghanda. Tama naman na pagkatapos ni Trisha ay dumating ang kanyang kaibigan na nakabusangot ang mukha. Tinawanan lang ni Trisha ang kaibigan at pumasok sa kotse nito. Thank you, best friend! Magiliw na wika ni Trisha sa kaibigan at sinuot ang seatbelt. Matatanggihan pa kita! Pasiring na wika ni Antoinette sa kaibigan. Unti-unti ay binausad na ni Antoinette ang kotse. Pero Trisha, baka ito na ang huling pagkakataon na masasamahan kita. Seryosong saad ni Antoinette. Tumawa pa sa Trisha. Alam niya kasing mapagbiro ang kaibigan. Bakit? Aakit ka ba sa langit? Biro ni Trisha. Aish! Aalis ako ng bansa. Pupunta na ako ng US, Trisha. Ani ni Antoinette. Natigilan doon si Trisha. At agad na umamba ang mga luha. Bakit ngayon mo lang sinabi? Garalgal ni Trisha. Bumuntong hininga si Antoinette at sinabi rito ang kanyang rason. Pinapasundo na kasi siya ng kanyang mga magulang sa US. Ang unfair! Naluluhang wika ni Trisha. It's okay. Uuwi pa naman ako rito sa Pinas at pwede rin nadalawin mo ako roon. Ani ni Antoinette. Naging tahimik na si Trisha hanggang sa makarating sila sa ospital. Dinaramdam niya pa rin ang sinabi ng kaibigan na aalis ito ng bansa. Pero ang pagdaramdam ni Trisha ay napalitan ng saya at pangamba nang malaman na wala pala siyang sakit. Ang kanyang nararamdaman pala nitong mga nakaraang araw ay sintomas ng pagbubuntis. Oo, si Trisha ay nagdadalang tao sa kanilang anak ni Donovan. Umiiyak na niyakap ni Trisha ang kaibigan dahil sa balitang natanggap. Her doctor just announced na siya ay 3 linggo nang buntis. Oh, congratulations, Trisha! Magiging ina ka na! Maligayang maligaya na bati ni Antoinette sa kaibigan. I'm sure Donovan will be happy if he hears this news. Napalabi ni Trisha. Kinakabahan siya na may halong saya. Hindi pa kasi nila pinag-uusapang mag-asawa ang pagkakaroon ng anak. So, saan kita ihahatid? Sa bahay niyo na? Inilingan ni Trisha ang kaibigan. Hindi, may pag-uusapan pa kami ni Donovan, Antoinette. Kaya sa kumpanya mo na ako ihatid. Tumangos si Antoinette sa kaibigan at binati itong muli bago na pagpasyahan na umalis ng ospital. Habang nasa biyahe sina Trisha at Antoinette, hindi mapigilang hindi haplusin ni Trisha ang kanyang tiyan.
she still can't believe na may ibang buhay na siyang dinadala sa kanyang sinapupunan. May anak na ako. May anak na kami ni Donovan. Ang paulit-ulit na salitang lumalabas sa bibig ni Trisha at si Antoinette naman ay walang ibang nagagawa kung hindi ang sang-ayunan ang kaibigan. Tunay na masaya si Antoinette para sa kanyang kaibigan at ni Donovan. Pagkarating nila sa lobby ng Lopez Company Incorporated ay bumaba na si Trisha at hindi na siya sinamahan pa ni Antoinette. Bit-bit ni Trisha ang magandang balita habang naglalakad sa loob ng kumpanya at nasa sling bag niya rin ang dalawang pregnancy test na ginamit kanina sa ospital na parehong positive ang resulta. Dahil hindi lang isang beses na nakatungtong si Trisha sa opisina ng kanyang asawang si Donovan ay alam na niya ang kung saan ito hahanapin. Pagkarating ni Trisha sa floor kung saan ang opisina ni Donovan, hindi mawari ni Trisha ang kakaibang kaba na nadarama. She wants to surprise her husband, kaso parang lumalabas na ang puso niya dahil sa lakas ng kabog ng kanyang damdamin. And when Trisha was about to knock on Donovan's door, her hand stopped in mid-air nang may marinig siya na nagpahinto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Dude, hindi ba't laro-laro lang ang lahat sa inyo ni Trisha? May tawang saad pa ng isang lalaki. Oo nga, di ba't nagpakasal ka lang sa kanya dahil sa pera niya? Segunda pa ng ibang boses. Napatakip si Trisha sa kanyang bibig at sunod-sunod na nag-uunahan ang kanyang mga luha. Nanikip ang kanyang dibdib at parang may bumabara sa kanyang lalamunan. I remember pa nga noong sinabi mo na ang arte ni Trisha at ang daming pinapagawa sa'yo noong naliligaw ka kuno sa kanya. Wika pa ng kaibigan ni Donovan. Trisha couldn't take it anymore at kusang umatras ang kanyang mga binti. Sa pagkakataong iyon ay parang nakalimutan ni Trisha na buntis siya at tumakbo palayo doon sa lugar na iyon. Nakilala niya ang mga boses na nag-uusap sa loob ng opisina ng kanyang asawa, mga kaibigan iyon ni Donovan. Trisha experienced her biggest and worst betrayal of her life 4 years ago. Napakasakit noon sa kanya kasi sa lahat ng tao na pwedeng gumawa noon ay ang asawa niya pa at mga kaibigan nito na tinuring niya ring kaibigan. Lumipas man ang panahon, marami mang taon ang lumipas pero ang sakit na dinulot noon ay nananatili pa rin sa puso ni Trisha. At kapag nababalikan niya ang masalimuot na mga alaalang iyon, ay naluluha pa rin siya. Thankfully, laging to the rescue ang kaibigan ni Trisha na si Antoinette sa kanya. Imbis na pupuntang US si Antoinette upang sundan ang kanyang mga pamilya doon, sa Switzerland sila pumunta. And until now, nasa Switzerland pa rin sila kasama ang kanyang tatlong anak. Labis-labis ang hirap na dinanas ni Trisha noong ipinagbubuntis niya ang kanyang mga anak. Lalo na sa first 3 months ng kanyang pagbubuntis dahil grabe ang kanyang mga cravings. Mabuti na lang at hindi pinapabayaan at hindi iniiwan ni Antoinette si Trisha. Ngayon, si Trisha ay nanunood sa kanyang mga anak na naglalaro sa maliit na balkonahe ng kanilang bahay. Siya ay nanganak ng 2 babae at 1 lalaki. Oo, siya ay nagdala ng 3 sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang kanilang bahay ay maliit at maaaring magkasya lamang para sa kanilang 4. Oo, 4 lang sila sa bahay, si Trisha at ang 3 niyang anak. May maraming pera si Trisha pero takot siyang gamitin ang mga pera na iyon dahil baka lang mahanap sila ni Donovan o ng kanyang pamilya. Sa 4 na taon niyang paglayo sa kanyang pamilya, naranasan ni Trisha ang hirap sa buhay at pangungulila sa mga magulang. At sa 4 na taon niyang pag-alis, ay wala na rin siyang balita sa mga ito. Namuhay naman siya at ng kanyang mga anak na matiwasay at tahimik. Mommy, look! Kaagad na binalingan ni Trisha ang anak niyang babae, si Trixie. Ito ang pinakaunang lumabas sa kanya. Magiliw na ipinakita ni Trixie ang drawing nito. Akin din, Mommy! Sumigunda pa ang isa niyang anak na babae na si Tracy. Tinignan ni Trisha ang mga drawings ng kanyang 3 anak at hindi napigilan ni Trisha na hindi maluha sa nakita, lalo na sa anak niyang lalaki na si Troy. Guhit lang naman ang mga anak nila ang isang pamilya. Hindi man iyon klaro dahil para lang mga stick ang mga tao pero
batid ni Trisha ang gustong iparating ng kanyang mga anak. This is Mommy, Daddy, Ate Trixie, Ate Tracy, and me. Mahinang wika ni Troy at isa-isang tinuro ang mga tauhan sa kanyang drawing. Nagmana ang mga anak ni Trisha sa ama nito na mahilig gumuhit. Mommy, when namin makikita si Daddy, we miss him na po. Tanong ni Tracy. We never see our daddy. Naiinggit kami sa playmates namin kasi sila may daddy. Puna naman ni Trixie. Sa kabila ng ginawa ni Donovan kay Trisha, hindi niya ito siniraan sa kanyang mga anak. Ayaw niyang pati mga anak niya ay kamuhian nito ang kanilang ama. Iniisip kasi ni Trisha na siya lang ang sinaktan ni Donovan, hindi ang mga anak nila. Pinakain ni Trisha ang kanyang mga anak at saka ito pinatulog. Mahirap para kay Trisha ang mag-alaga ng mga bata pero sa tuwing diyayakap at hinahalikan siya ng kanyang mga anak, ay parang nawawala ang pagod niya. Trisha, we need to go back! Ang balitang bumungad kay Trisha sa sumunod na araw. Hinahangos pa ang kanyang kaibigan nang makarating sa kanilang bahay. Ha? Gulat at may litong untag ni Trisha. Hinawakan ni Antoinette ang magkabilang braso ni Trisha. Trish, nasa ICU ang daddy mo. Malubha na ang sakit ng daddy mo. Wari na bingi si Trisha sa narinig na balita mula sa kanyang kaibigan. Nanginig ang mga tuhod niya at kusang bumuhos ang mga luha. Agad na nag-book ng flight si Antoinette para sa kanila pauwi ng Pinas. Napagtanto ni Trisha na wala namang kasalanan ang kanyang magulang sa nangyari sa kanyang buhay. Umalis siya nang walang paalam sa mga ito. And it was so selfish of her. Sila ni Donovan noon ang nakapagdesisyong magpakasal. Pagod sa mahabang biyahe pero kaagad na dumiretso si Trisha sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ama. Ang kanyang mga anak naman ay dinala ni Antoinette sa kondong tutuluyan nila. Pagkarating niya roon ay naabutan niya ang kanyang ina na nakatulog sa tabi ng ama na may mga aparatong nakakabit sa katawan. Umiyak ng husto si Trisha at umusal ng ilang patawad dahil doon nagising ang kanyang ina. Trisha? Ani ni Riza. Mommy, I'm so sorry, Mom. I should have... Hindi na natuloy ni Trisha ang mga sasabihin nang sunggaban siya ng yakap ng kanyang ina. Nag-iyakan silang mag-ina ng ilang minuto bago sinalaysay ni Riza ang ina ni Trisha ang kalagayan ng kanyang ama. Humingi ng tawad si Trisha sa kanyang ina at ama sa kanyang pag-alis. Umalis ka dahil... Ani ni Riza. Pinahid ni Trisha ang kanyang mga luha sa pisngi. Yumuko siya. Niloloko lang ako ng asawa ko, Mom. Ni Donovan. Kinamit niya lang ako dahil sa pera natin. Pera lang natin ang gusto niya, Mom. Mariing na pailing ang ina ni Trisha. I think you misunderstood your husband, Trisha. Saad ni Riza. Naiangat ni Trisha ang ulo dahil sa sinabi ng ina. Anak, siguro hindi nasabi ni Donovan sa iyo pero umamin sa amin si Donovan, Trisha. Inamin niya sa amin na noong una ay pera lang ang habol niya sa iyo. Na kaya kanya niligawan ay dahil sa pera natin at utos ng mga magulang niya iyon. Kaso noong hiningi niya ang basbas namin, totoo iyon. Totoong mahal ka nung tao, anak. Inamin niya lahat sa amin bago ka pa niya pakasalan. Kaya nga sa atin siya nagtatrabaho. Kaya nga nagsimula siya sa pinakamababa na posisyon sa kumpanya upang patunayan ang kanyang sarili. Ang mahabang litanya ng ina ni Trisha sa kanya. Gusto iyang aminin ni Donovan sa iyo, anak. Kaso pinigilan namin siya dahil baka masaktan ka lang. Pero hindi pa rin pala iyon maiiwasan. Nang makarating si Trisha sa tower kung saan siya pansamantalang tumutuloy, dala-dala niya pa rin ang balitang isiniwalat ng kanyang ina. Pero papaano na iyong naririnig niya sa opisina ng asawa? Litong-lito siya. Lutang si Trisha nang makaabot siya sa floor kung saan ang kanyang room pero agad na natigilan nang makita niya ang lalaking nakatayo sa harap ng kanyang unit. Si Donovan iyon,
ang kanyang asawa. He was standing there with his black slacks, white button-down shirt na nakafold hanggang sa mga siko nito at itim na sapatos. Nang magtagpo ang mga mata nila ay napakurap-kurap si Trisha sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Wife. Ang unang mga kataga na lumabas sa bibig ni Donovan. Si Trisha naman ay parang nesemento sa kanyang kinatatayuan at hindi makagalaw. Lakad-takbo ang ginawa ni Donovan at walang pagdadalawang isip na niyakap si Trisha. Hindi nakapalag doon si Trisha. Sabay na tumulo ang luha ni Trisha sa pagbikit niya sa kanyang mga mata. You scared me, Trish. Pinag-alala mo ko. Why did you go for 4 years? Umagulgol si Donovan sa mga balikat ni Trisha. Parang batang umiiyak si Donovan sa mga balikat ni Trisha. Wala itong pake kung may makarinig man sa kanya o ano. Donovan, usal ni Trisha. I know, I have been an ass. Siguro karma kita dahil sa pagiging suwail kong anak pero Trish, don't do it again. Please, wife. Si Donovan. Kumalas si Trisha sa yakapan nila. Paano mo nalaman na nandirito ako? Tanong ni Trisha. Nagpunas ng luha si Donovan. Through my friends, I have a friend na may-ari ng airport at kaibigan ko rin ang namamalakad sa kondong ito. Tugon ni Donovan. Yung mga kaibigan mo na sinabing pinaglalaruan mo lang ako? Naumpisa pa lang ay ayaw mo naman talaga sa akin pero napilitan ka lang dahil sa pera. Naputol si Trisha. Trish, no. I mean, oo. Napapikit si Donovan. At first, that was my plan, wife. But everything changes when I get to know you better. I fall for you. And when I told you that I love you, it's true. I didn't fake my smile and my feelings to you, wife. Matagal ko na sana itong sasabihin sa iyo kaso pinigilan ako ng mga magulang mo to protect you. And it was so wrong. Ani ni Donovan. Kinuha ni Donovan ang mga kamay ni Trisha. Kaya ka umalis dahil narinig mo ang mga kaibigan ko? Pumikit na lang si Trisha. They were just teasing me that day, Trish. Biniro lang ako nung araw na iyon dahil kinain ko rin lahat ng sinabi ko. I love you, my wife. I love you and our child. Dugtong ni Donovan. Nanlaki ang mga mata ni Trisha. How? Utal na sabi ni Trisha. Pumunta ako sa ospital kung saan ka napacheck up dati. They told me that my wife was pregnant, pero tinaguan ako ng anak. Napayuko na lang si Trisha. Yeah, she hid his triplets. Children, Donovan. It's children. Pagtatama ni Trisha kay Donovan. Huh? Takang untag ni Donovan. Ipinagbubuntis ang triplets natin nung umalis ako ng bansa para layuan ka. Kumpisal ni Trisha. Halos mawalan ng malay si Donovan sa narinig. Hindi pinatagal ni Trisha at kanya ring pinakilala si Donovan sa kanyang mga anak. Trisha cried upon seeing kung ano ang ipinagkait niya sa kanyang mga anak ng 4 na taon. Tinignan ni Trisha ang kanyang mag-ama. Si Trixie at Tracy ay nakaupo sa magkabilang hita ni Donovan samantalang si Troy naman ay nakayakap sa tiyan ni Donovan. Mommy, come here! Kinamay ni Trixie ang ina na nagpupunas sa kanyang mga luha. Ngumiti rin si Donovan kay Trisha at pinalapit ito sa kanya. Umupo si Trisha sa tabi ng asawa. I love you, wife. Thank you for giving me these angels. Donovan confessed. Ngumiti ng malapad si Trisha. I love you too, Donovan. And thank you for waiting for us. Thank you for not giving up. Nalaman ni Trisha na ang buhay ay maaaring maging mas malupit. Natutunan rin niyang huwag magdesisyon ng biglaan at huwag hayaang kontrolin ka ng mga emosyon. Sa kabilang banda, natutunan ni Donovan na maging matalino at pasensyoso sa buhay. Kung tunay kang nagmamahal sa isang tao, maaari kang maghintay at hindi maghanap ng iba. Natutunan din ni Donovan kung paano pahalagahan ang kanyang mga mahal sa buhay.
wakas. Maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa Inday series. Eto na, shout out to Jocelyn Valencia from Kuwait. Shout out to Alcantara family from Iloilo. Clarita Abad, Zenny Villoria from Geneva, Switzerland. And hello to Cherico Mesa from Dubai and Charo Corpus from Baguio. Mag-comment lang down below kung may mga suggestions kayo ng mga istorya o mga plot ng story na gusto niyong marinig. Hanggang sa muli!